Sa bisa ng Resolution No. 64, pinagtibay ng Interagency Task Force ang suspensyon ng deployment sa labas ng bansa ng Filipino medical at allied health workers. Noong Abril pa, nagpatupad ng deployment ban ng health workers ang Philippine Overseas Employment Administration. Dagdag pa rito, inaatasan naman ng Department of Health at lahat ng mga ospital at healthcare facilities na tanggapin ang mga health workers na ito upang paigtingin ang kanilang workforce. May kasabihan nga po, charity begins at home. Kinakailangan at kailangan po natin ngayon ang mga doktor at mga allied medical professionals, manatili po muna tayo dito sa ating bansa. Higit 2,000 healthcare workers naman na umuwi na ng bansa ang nasa ilalim na ng recruitment program ng Department of Health. Ayon sa Malacanang, inaasahang bawiin ang deployment ban ng healthcare workers pag natapos na ang kinakaharap na krisis sa kalusugan ng bansa. Hindi po natin masabi kung kailan, but we have a state of public health emergency. So siguro po pag humupa na po itong health emergency na ito. Tiniyak naman ng palasyo na mas madali na ngayon ang proseso ng aplikasyon para sa health professionals sa pamamagitan ng online recruitment. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.